umaga mga kaibigan. At sa araw na ito, nandito po tayo sa isang toda dito sa Olongapo City. At sa pagkakataong ito ay tatanungin natin kung ano ang kanilang salubin at damdamin patungkol sa isang Francis Leo Marcos higit lalo na ngayon ay tumatakbo sa pagka-senador. Ito, nakita natin ang isang driver. Lapitan natin. Good morning, sir. Ako si Taong Galo, kasama ko si Pinto Rados. Okay. Okay lang po bang malaman pangalan niyo, sir, kung okay? Roland Gonzaga. Okay. Sir Roland, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Apo, kilala din naman. Ano po ang pagkakilala ninyo sa kanya? Ano ang pagkakaalam? Sa ano po? Sa nakakatulong din po. Ganun. Nakakatulong? Apo. So, sa ngayon po kasi tumatakbo siyang senador, no? Number 44. Apo. Ang tanong ko sa iyo, sir, ano po ang pananaw mo sa kanyang pagtakbo? Ano po masasabi mo? Sa akin kasi wala rin masabi. Wala rin akong masabi. Wala akong masabi. Hindi, ibig sabihin na, alam. Kasi, sa ano kasi, sa mga niya kasi, sa mga niya sa Facebook, ganun. Marami po kasi natulungan. Natulungan. So, kung marami siyang naitulungan, may sasama mo ba siya sa mga listahan mo? Anong pwede rin po, ganun. Pang-ilan mo kaya para sa iyo? 12 yung pipiliin natin. Pang-ilan naman yung... pang-ilan naman siya para sa iyo? Oo, sige, pwede na, panlima. Panglima. Matanong lang ako, kung panlima siya, sino yung number one mo? Lorin ako eh. Lorin? Yung pangalawa? Hindi pa sinara eh. Hindi pa sigurado. Basta at least nasa panglima siya. Bakit panglima siya? Ano yung nagtulak sa'yo para ilagay siya sa panglima? Sa mga otsok-otsok lang din kasi sa mga yung ano, sa misis ko, sa mga kapitbahay, gano'n. So ibig sabihin dahil naririnig ang pangalan sa mga kapitbahay. Maraming salamat, sir, ha. Baka may babatiin po kayo. Baka may babatiin niyo. Okay, yan po. Maraming salamat, sir. Thank you so much. Parbatiin mo naman yung tuto na. Oh, 21st, ha? Si Kuya, ano natin? Yan. Ito si Kuya, isang driver ng tricycle. Ano pong pangalan, Kuya? Adam Datuin. Adam. Okay, Kuya, kayo, ako po si Taong Gila. No? Mula po kami sa Maynila, kasama ko si Pinto Rados. At kunting katanungan lang, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Ano ang pagkakilala niyo kay Francis Leo Marcos? Nagtitigil kasi siya ng bigas ng banderik, sir. Nung pandibig? So, sa ngayon po, tumatakbo siyang senador, no? Number 44. May sasama mo ba sa listahan sa mga senador? Pakilan po siya? Bakit panglima? Sir, si Ronnie kasi nakikita ko lahat kung nakatulong ng pandemic. So kung panglima siya, sino ang number one? Curious lang. Ano ba yung mga kanilong kasi kabisado sa rin ito eh. Basta't nasa panglima siya. At least may reservation ka doon sa araw. Ngayon, ito pinakamagandang katanungan. Just in case, halimbawa sa mga oras nito kaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Salamat pa rin, sir, sa mga natulungan niya. Natulungan niya. Ang mga nangailangan. Maraming salamat, sir. Thank you so much. Maraming salamat. Ano nga, Kat? O, bate. O ba, kami babatay ka? Bate na. Bate the first toda. Okay, sa ngayon, isa din tricycle driver pa rin ang ating kakapanayamin. Magandang umaga, sir. Ako po si Taong Gala, kasama ko si Pinto Rados. Ano yung pangalan, sir, kung okay lang? Genesis Balasares po. Kuya Genesis, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Oo, alala ko yun. Ano sa Facebook ko yun, tsaka sa TV nung lockdown. Ano yung pagkakilala? Sa ano lang din, sa TV, na marami siya natulungan ng mga lockdown. Marami siya natulungan. Okay. Ano hong masasabi niyo sa kanyang pagtakbo ngayon? Kasi tumatakbo siyang senador eh, number 42. Maganda rin naman kasi may natutulungan siya. Kung sakali pa ay may sasama mo sa listahan? Oo, pwede. Ba't hindi? Pang ilan kasama naman? Kasama siya. Sabi na siya sa panglima siya. Sa panglima? Oo, panglima. Sa listahan. 12 yan eh, di ba? 12? Oo. Panglima. Kasi so may malakas din siya. Kung halimbawa, panglima, sinong number 1 para sa'yo? Sa senador? Oo. Madami kasi senador ngayon eh. Hindi ko pa na-select, pero senador number 1 sa akin si ano, si Testaman. Si Testaman, oo. So Testaman, tapos
pang dalawa, pang apa, hanggang sa pang lima naman siya. Na isasama. Ito pinakamagandang tanong. Si Robin kasama. Si Robin. Robin kasama mo. Alright, this the man, saka si Robin. O, marami rin. Hindi ko pa na, hindi marami na pipili. Basta't nandun siya sa pang lima. O, panlima siya. Okay. Ang tanong ko sir, may re-recommenda mo ba siya sa mga kamag-anak mo? O, pwede naman. Pwede rin. Kung magkaroon ng pagkakataon na maging kaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Papatuloy niyo muna simulan niya. Napagtulong kasi mamahirap, kailangan talaga ng mga tutulong sa kanya eh. Para kagaya ng lockdown, marami siya natulungan. Sana kahit hindi na lockdown, makatulong siya sa lahat, kahit hindi sa driver. Okay. So, maraming salamat sir, thank you so much sir, sa iyong pagkapaon lang ng pagkakaya interview. Kaya po mga kaibigan, so sa dito po sa isang tuda, anong tuda ito sir? 21st po, 21st. 21st to na ng Ulunga po, mga kaibigan. Solid, ika nga. So, napagtanong-tanong tayo. At sana, samahan nyo ako sa ilang pa natin pagtatanong sa mga transport group dito sa Ulunga po. Abangan nyo rin po ang interview ni Pentorados sa lahat naman ng mga nagtitinda o mga small entrepreneur dito lang sa Ulunga po City. Okay mga kaibigan, mula naman sa grupo ng mga tricycle, lilipat naman tayo sa mga jeepney driver. At isang jeepney driver ang ating kapapanayamin dito lang sa Ulunga po. Tara, samahan nyo ako. And good morning sir. Ako po si Taong Gala, kasama ko si Pintorados. Nasa Calle Sorbe tayo sir. Kilala nyo po ba si Francis Leo Marcos sir? Ano hong pagkakilala nyo? Yung taga Nubesia po. Aha. Yung sa vlogger din po. Nagba-vlog din po. Nagba-vlog? So, aside doon sa pagba-vlog, ano pa hong nalaman nyo sa kanya? Yun lang po. Siya yung... Ngayon doon siya, kasi tumatakbong senador na number 44. Kung sakali sir, may isasama mo ba sa listahan? Apa. Pang ilan po siya? Pang senador, Panglima na sa... Ayan, umandar na sir, hindi na natin amay. Tatakbo na sir, salamat sir, thank you so much ha. Dito tayo sa unahan. Basta mo dyan siguro. Sakay ka sir. Sir, pwede ba mag-interview sa'yo sir? Alright mga kaibigan, nandito po tayo ngayon sa mga driver habang nakapila, nakatambay naman sila. At ngayon po ay bubulabugin natin, itatanong natin gaano nga ba nila kakilala ang isang Francis Leo Marcos at ano nga ba ang kanilang salubin sa pagtakbo nito ngayong darating na halalan. Siyempre, unahin natin si Tatay. Tay, ano hong pangalan? Eduardo Alparo. Tatay Eduardo, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Oo, ang anak niya. Ano ho pagkakilala niyo sa kanya? Sinasabi niyo sa mga operator ganito. Oh. Basta raw sa lumabas yung mga jeepney luma, re-repair na lang. Mm. Pag bumuka ng bago, anong babad mo sa 3 milyon? Mm. Hindi na ako kay dito na ako. Kahit iboboto ko talaga dito kahit hindi ko na-interview. Ah, ganun? Oo. Oh. So, ibig sabihin na medyo alangan kayo dun sa programang gano'n na ilalabas yung ano? Oo, alangan eh. Sa tiyan ko kayo, pirato na malaking pera. So, yun yung damdamin ninyo? Oo, okay. Yan. So, ngayon, ang tanong ko, ano hong pagkakilala nyo sa kanya? Yung dati niyang tatay si yung namatay, di ba? Oo. Ako, kwan na ako ngayon. 77 na ako ngayon. Mm-hmm. Dahil nung tatay niya, noong araw, mayaman ng Pilipinas. Oo. Wala siyang utang. Number one pa sa kayamanan ng Pilipinas. Hindi siya umuutang sa ibang bansa. Ngayon, puro utang tayo eh. Puro utang tayo. Okay. Ngayon kasi tumatakbo siyang senador. Ano sa palagay mo, may sasama mo ba sa listahan mo? So? Sa listahan mo, senador. Isasama mo ba sa 12 listahan? May bubuto mo ba siya? Si Marcos. Basta Marcos? Oo.
Ito ang pinakamaganda, sir. Kung halimbawa kaharap mo siya, anong sasabihin mo? Kung nandiyan siya sa harapan mo, anong mensahe mo sa kanya? Makikipagkilala ko. Kung talaga yung sinasabi niya sa mga tao, kung gagawin niya, gusto pa niya, maganda. Ito? So, ang ibig yung sabihin kung ano yung mga naumpisahan niya, gagawin niya. Tuloy niya. Oo. Para naman yung mga taong pinakakuha niya, hindi umaasa. Bilang isang jeepney driver, ano hong mensahe mo sa kanya? Mga nararamdaman ninyong mga jeepney driver na naisip parating sa kanya, ano ang gusto niya? Yung basta yung pinangako niya, talagang kaming mga driver, na gagana loob lang siya pag ginawa niya. Salamat sir, maraming salamat. So ayan po ang isa sinabi ni tatay. Si tatay, pwede ako hindi maisama ka. Hindi ko masyadong hindi yung masyadong bakar. Pero naririnig yung boss sa Facebook, sa YouTube. Hindi ko dyan na sinasabihin mo. Ano hong naririnig ko dyan, yung nabibigay siya ng ano? Ng bigas? Okay. Hindi ko masyadong sinasabihin mo. Oo. Ikoy, ngayon, kung ganun ho, base po sa pagkakarinig ninyo, tumatakbo siyang senador, number 44. Ang isang tanungan ko, maisasali nyo ba sa listahan? Siguro, kung ayun ang, kasi ako namimili, kita ko na, ibubuto ko din. Itong maganda. So, since namimili kayo, ano hong qualification yung pinipili ninyo ng isang senador para maisama sa listahan nyo? Katulong sa amin. Yung makakatulong sa inyo. Doon sa amin dito sa pamamasahan, sa ano, yung tawag nyo, yung modernization. Parang hindi naman kayo mahirapan. So ngayon sir, bilang isang driver, itong pinakamaganda. Kung kaharap mo si Francis Leo Marcos, anong sasabihin mong mensahe para sa kanya bilang isang driver? Hindi ko kaharap kung anong sabihin. Wala kayong nais na iparating sa kanya ng mensahe? Kung sa ang opo, matulungan niya kami. Matulungan niya, iyon lang. Okay. So dito mga kaibigan sa Ulunga po, kung ating mapapansin, ang kanilang mga jeepney dito ay yung mga sa una pa. So wala pa sila yung modernong jeepney. At ayon nga sa isang driver, sa ating nakapanayam, medyo nangangamba sila kung magkakaroon ng modernization kasi mawawala itong mga jeepney nila. So samahan nyo ako at magtatanong-tanong pa tayo sa ilang mga jeepney driver na naririto. Paalamin natin ang kanilang damdamin. Shout out sa buhay na mamasada! Shout out! Ayan si Kuya, anong pangalan Kuya? Solid BBM. Oh, anong pangalan Kuya? Ariel. Ariel, shout out na po. Shout out kay Marcos. Yun, oh. Solid BBM kami rito. Sir, kilala mo rin si Francis Leo Marcos? Oo naman. So, ano hong pagkakilala ninyo sa kanya? Ay, papagbigay. Papagbigay. So kung ganoon sir, ang isang katanungan ko, sa 12 pipiliin natin, may isasama mo ba siya? Oo naman. Pang ilang guys sir? Number 1. So ibig sabihin, basta BBM. Basta BBM sir. Solid pa so. Maraming salamat sir. Baka may mensahe ka sir sa mga tao. Basta piliin lang kung sino dapat na iboto. So ako sa inyo, BBM. Iyo. Thank you sir, thank you. Maraming salamat. Huwag niyo sayangin ang boto niyo. Basta BBM na tayo. Okay, so BBM ba yan? Oh, hindi siya ko BBM. Hindi, tapos na. Ha? Basta kami dito, pinag-alaman natin. So mga kaibigan, ayan, pakinggan natin ha. Hindi mula sa akin, kundi mula sa tinig nila. Mayroon silang sinasabi. Tay, ano sinasabi mo kangina? Ay, panalo na si Marcos dito sa amin. Basta Marcos? Basta Marcos. So ang presidente ninyo? Aba, hindi. Marcos, di ba? Marcos, di ba? So, kung Marcos ang presidente, yung senador na Marcos, ibig sabihin? Kasama yun. Kasama yan. So, ayan mga kaibigan, ganun ka ano. Pag BBM, dito sa Norte, kung BBM ang presidente, pasok na pasok ang pangalang Francis Leo Marcos. Yeah. O, di ba? Marcos kami, Marcos. Marcos kami. Basta lang naman ang Marcos. Oh, Marcos to. Ayan. Marcos na sila mga kaibigan. BBM kami. BBM. Solid. Thank you. Maraming salamat. Oh,